Si Amiboshi, isa sa mga tagapagtanggol ng seryo, ay kilala na ngayon sa pangalang Kaika. Pinainom niya si Miyaka ng katas ng kalimot upang makaligtaan nito ang kanyang pagdurusa. Hindi ko sila pwedeng kalimutan. Sila ang mga taong nangalaga sa akin at tumulong sa akin. At sila rin ang mga taong nagmahal sa akin sa mundong ito. Hindi ko sila pwedeng kalimutan. Nagpasya si Miyakang hanapin muli si Nakago upang iligtas si Julie. Nasa paligid lang natin si Tamahome. Sayang lang, hindi ko siya pwedeng makita. Pero bakit? Alam ko na, dadaling ko dito si Tamahome. Huwag kang umalis, antay mo ako, Miyaka! Patawad, Amiboshi. Dali-daling nagtungo si Miyaka sa Sairo. Ang Salamangka ni Tomo. Sana makita uli kami ni Tomohome. Pero hindi na ako nababagay sa kanya. Hindi bale. Hahanapin ko na lang si Julie at babalik na lang kami sa aming mundo. Kung hindi ako nagkakamali, papunta sila ni Nakago sa Sairo. Mabuti na rin yun para tuluyan na akong malayo kay Tamahome. Soy! Saan ka pupunta, nahirang na Suzaku? Nagmamadali ka yata. Wala naman si Tamahome sa dakong yan. Ah, kasi hindi naman siyang pakay ko. Bakit? Nakipagkalas ka na ba sa kanya? Parang hindi ko naaninag sa mukha niya ang kalungkutan. Nakita mo si Tamahome? Sadyang napakagiting na tagapagtanggol. Tapat sa kanyang tungkulin at kahanga-hanga siya. Ano bang gusto mong sabihin? Bakit hindi mo pa ako diretsuhin? Sige, dapat lang. Walang nangyari sa inyo ni Nakago. Dahil kung nagkataon, ako mismo ang tatapos sa'yo. Ibig sabihin, hindi niya ako. Ako isa pa rin. Inatasan ang isa sa amin upang siguraduhin na hindi na kayo makikita pang muli. Ha? Yun ang mahigpit na ipinag-utos ni Nakago. Kailangan niya ako. Kapahamakan din ang naghihintay sa'yo kung babalikan mo siya. Tamahome. Tamahome. Mahal na mahal yung isa't isa. Tamahome. Sana hindi pa huli ang lahat. Hangal talaga. Ibubuwis niya ang kanyang buhay para lamang sa lalaking yun. Ngunit tunay na pag-ibig ang naguudyok sa kanya. Isang bagay na hindi ko pa nakakamtan. Tatapusin mo ako? Hindi ba yan din ang sinabi mo? Nang sugurin mo si Nakago? Ngayon, tuturuan kita ng leksyon para hindi ka na makapagbanta pa. Tomo! Huwag mo saktan si Tamahome! Suboshi. Hindi, ikaw si Amiboshi. Buhay ka pa pala. Pakawala mo na si Tamahome, kung hindi. Baka nakakalimutan mong tagapagtanggol ka rin ng seryo. Handa ka bang makipaglaban sa akin at matikman ang lupit ng aking kapangyarihan? Tamahome! Huh? Tamahome! Salamat at tabutan pa kita! Miyaka! Saan ka pupunta? Hindi sa lahat ng oras mananalo ka, Tomo. Tamahome! Tamahome! Miyaka,
Juan! Hindi ako makapaniwala. Ikaw nga ba yan, Miyaka? Oo nga. Ikaw nga. Tamahome, hindi pala natuloy ang masamang balak sa akin ni Nakago. Mari ko pa rin tawagin ng Susaku. Talaga? Oo! Magandang balita yan. Natutuwa ako. Alam mo, si Amiboshing sumaklolo sa akin matapos akong mahulog sa bangin. Alam niyang tungkol sa ating dalawa at gumawa siya ng paraan para tulungan tayo. Kaya siya nandito. Hiyang-hiya ako. Wala akong mukhang ihaharap sa inyo. Patawad sa mga nangyari noon. Ano bang patawad? Ha? Huh? Di ba magkaibigan tayo? Tama, Homie. Amiboshing! Sa likod mo! Tama, Homie! Tamahome! Namalikmata ka. Ang sinugod mo yung aking kamukha. Dalawa sila? Yaka! Takas na! Tamahome! Tama! Home! Hindi! Miyaka! Magpakatatag ka! Illusion lang yan! Huh? Illusion lang ba? Nasaan ako? Nakakulong ka sa aking bitag na hirang na Susaku. Paano? Nasaan si Tamahome? Ibalik mo siya sa akin! Para ano pa? Hindi mo ba nakita? Wala na siya. Nagsisinungaling ka! Hindi pa siya patay! Huwag ka nang magpumilit. Tanggapin mo na ang iyong kapalaran. Sa halip sumama ka na lang sa akin at ipapadama ko sa iyo ang isang karanasang hindi mo malilimutan. Bakit? Bakit niyo ba kami pilit na pinaghihiwalay ni Tamahome? Sino ba kayo para tumutol sa aming kaligayahan? Nakikiusap ako. Ibalik niyo siya sa akin! Parang awa niyo na! Ibalik niyo sa akin si Tamahome! Ibalik niyo siya sa akin! Binabangungot ka yata. Anong sabi mo? Miyaka, nagre-review tayo para sa final exam sale tapos natutulog ka na sa klase ko? Pambihira ka naman! Hindi ka pa nakontento, pinagsisipa mo pa ako! Pagkatapos sa klase, mag-report ka sa akin! Naintindihan mo ba? Opo, naintindihan ko po. Sorry po, sir. Ay? Naloko na. Ay ko. Hala, lagot ka, Miyaka. Bakit naman kasi natutulog ka sa oras ng klase? Ano ba naman ang napanaginipan mo at meron ka pang sinasabing ibalik mo? Hindi ko na maalala. Sige ka! Baka mamaya may failing grade ka na sa report card mo. Ha?
sa good manners and right conduct. Si Julie talaga tinatakot pa ako. Ah. Hindi ko natatandaan ang kaklase namin yan. Nagustuhan mo ba ang ilusyong ginawa ko para sa iyo na hirang na dalaga? Nilalason ng paros ko ang iyong alaala. Sa gayon ay wala nang hadlang ang aming tagumpay. Ito pala ang mundo na iyong kinagisnan. Ibang iba sa mundong iyong kinagagalawan ngayon. Kailangang matandaan ito ng aking paros upang may pakita ko naman kay Nakago ang tunay na mundo ng nahirang na dalaga. Gising ka na ba, Miyaka? Opo, humihingi po ulit ako ng pasensya. Siya nga pala. Hindi ba Yupi ang napili mong pasukan sa kuleo? Naku po. Oh, magiging madali naman pala para siya makapasok doon. Ang tataas ng mga marka mo. Ha? Pero hindi ibig sabihin nun ay pwede ka na magpabanjing-banjing. Excuse me, sir. Pwede po bang pakiulit yung sinabi nyo? Hindi ibig sabihin nun ay pwede ka nang... Hindi po, bago yun. Ha? Magiging madali para sa'yo. Magiging madali para sa'yo ang makapasok sa UP dahil matataas ang mga marka mo. Maraming salamat po, sir. Hindi ako makapaniwala sa mga narinig ko. Wala akong kamalay-malay. Ang talino ka pala. Wow! Miyaka, ano? Kinagalitan ka ba ng husto ni Mr. Lino? Julie, hinintay niyo pala ako? Nakalimutan mong bag mo eh. Dumaan muna tayo sa kantin bago tayo umuwi. Kasi kanina pa ako nahihilo sa gutom eh. Palagi naman eh. Ay! Miyaka, ayos ka lang ba? Okay lang kaya lang, nakakahiya, wapois. Ngayon ka pa ba mahihiya? Eh tuwing kakain ka, wapois din. Ah! Pasensya na! Huh? Ah, Ono. Pwede bang dalhin mo yung kaibigan namin sa clinic? Ah, Ono? O paano, Miyaka? Mauuna na kami sa'yo, ha? Ha? Bakit? Diba? Sabi mo, matagal ka nang may crush sa kanya. Pagkakataon mo na to, ano pang hinihintay mo? Ha? Sige, ha? Bye! Nauna na sila! Crush? Kailan pa? Ngayon ko lang yata siya nakita. Kung sa bagay, may itsura siya. O, paano? Tayo na. Nabukulan ka pala. At ang laki, malakas ang pagkakatama sa'yo. Ano kayang ibig sabihin ni Julie na pagkakataon ko na? Ah, huwag ka mag-alala. Sanay ako dyan. Palagi kasi akong kinukutusan ng kuya ko at saka matigas ang ulo ko eh. May gusto sana akong sabihin sa'yo, kaya lang nakakahiya. Pero siguro ito ng tamang pagkakataon. Ha? Kukuha ka ng entrance exam sa UP, di ba? Oo. Alam mo, ako rin. Talaga? Oo, dahil sa'yo. Ha? Gusto ko sana pareho tayo ng pasukang eskwelahan. Ano? Bakit kaya? Nais kong mapalapit sa'yo. Di mo na itatanong. Matagal na akong may gusto sa'yo. Pwede ba tayong manood ng sine? Nakakatuwa siya. Tomo, ano bang binabalak mong gawin kay Miyaka? Manood ka para malaman mo. Ibang iba ito sa lahat ng ilusyon na nagawa ko na alalahanin mo dahil sa kapangyarihang taglay ko. Kaya kong gumawa ng maraming kopya ng aking sarili at ang bawat isa ay kasimbangis ko. Lalo na kapag hinamon ako. Kung ganun, ang gawa na sa ilusyon ni Miyaka ay walang iba kundi ikaw. At ako rin ang wawasak sa kanyang karangalan. Ano? Ayoko sanang magkaroon ng kaugnayan sa kanya, ngunit kailangan gawin. Hindi kay Miyaka! Huwag mo basta baliwalain ang kanyang kapangyarihan, Tomo! Amiboshi, hinugulat mo ako sa tindi ng iyong pananalig sa kanya. Pero nalimutan mo na ba? Nasaksihan niya ang pagkamatay ng kanyang kasintahan. At sa kalagayan ng kanyang pag-iisip ngayon, kayang-kaya ko siyang papaniwalain sa aking ilusyon. Wow, ang sarap! Lahat paborito ko!
Yan ang premyo ko sa'yo dahil matataas ang mga markang nakuha mo. O sige, kain na. Opo. Ang hirap ng quadratic equations at word problems kanina, pero nasagot ko pa rin. Dapat ninyong tularan si Miyaka. Gusto ko sanang kumuha ng entrance exam sa ibang eskwela. Pero sige, sa UP na lang. Para makasama ko si Julie. At syempre, si Aono. Crush kita. Miyaka, baka langawin na ang bibig mo. Bahala ka. Dear Diary, ang ganda ng araw ko ngayon. Inimbitahan akong manood ng sine ng crush kong si Aono. At nagtapat din siya ng pag-ibig. Parang isang panaginip. Sige, ingat ka. Bye! Ano kaya? Ayain ko siyang sabay kami mag-recess bukas. Teka, ano nga bang palayaw at apelyido ni Aono? Ba't di ko matandaan? Ah! Naku, gabi na pala. Hindi pa ako nag-aaral. Ay! Ay, naman. Pangalan ng isang between sa salitang inchik? Tamahome. Bakit ganito na lang ang... ang kaba ng dibdib ko. Bakit? Tamahome? Siguro dapat magpahangin muna ako. Ay! Ha? Aono! Anong ginagawa mo dito? Miyaka, mag-iingat ka. Kasi... Ay! Baka kasi madulas ka. Eto, lapis na ginamit ng kapatid ko nung kumuha siya ng entrance exam sa kolehiyo at nakapasa siya. Kung gusto mo, sa'yo na lang ito, Miyaka. Yun lang bang pinunta mo dito? Salamat, ha? Alam mo, bukas ko pa sana ibibigay sa'yo yan. Kaya lang hindi na ako makapaghintay. Sige, pasensya na. Naistorbo yata kita. Napaka maalalahanin niya. Aono? Ha? Ano bang pili ko lang gusto mong panoorin? Talaga? Miyaka? Oo, matagal na kasi akong hindi nakakapanood ng sine. Miyaka! Mahal na mahal kita. Hindi kita iiwan. Tagumpay. Miyaka! Mag-iingat ka! Miyaka! Huwag mong kalimutan si Tamahome! Hindi ka niya naririnig. Miyaka, magkasintahan na tayo, ha? Mm-hmm. Siya nga pala. Tomo na lang ang itawag mo sa akin. Tomo? Oo. Yun lang. Tomo. Ma, kasama ko po si Jerry. Nagre-research po kami para sa project namin. Malapit na po kasi ang submission. Alam nyo na, pandagdag din po sa grades. Opo. Mag-iingat po ako. Sige po. Bye-bye. Mag-iingat ka, Miyaka. Si Tamahome muna ang bahala sa'yo. Mapapasa akin ang iyong buong pagkatao at hindi ka na makakawala sa aking bitag. Miyaka.